Miss, papa-follow up ko lang sana si Dr. Cruz kung ano rin siya darating. Salamat. Ganito pala kasakit, Adrian. Kapag ka nakikita mo yung anak mo tapos hindi mo alam kung narinig ka niya kapag humihingi ka na sorry sa kanya. Ang dami kong naging kasalanan sa buhay ko. Ang dami-dami kong pinagsisisihan. Pero alam mo, lahat ng kasalanan ng isang ina, anak kang nagbubura, anak kang nagtatama. Si Jeremy ang nagbigay ng direksyon sa buhay ko. Kahit siyang buhay ko. Kaya hindi ko natanggap kung mawawala siya ngayon sa ako. Marami pa kasi siyang gustong gawin eh. Marami pa siyang mga pangarap. Kaya hindi siya pwedeng mawala. Aawain ko ang Diyos kapag kinuha niya sa akin ang anak ko. Ayaw ko makita ni Jeremy na umiiyak. Dana. Hindi mo mawala si Jeremy. Sorry kung naabala ka pa sa pagpunta mo dito, ha? Hindi ito abala, Jennifer. Ang totoo lang naman yan. Hindi mo naman kailangan mapunta na dito eh. Gusto ko lang malaman mo kung ano nangyari sa anak mo. Salamat nga pala at hindi mo ako kinalimutan, ha. Sorry din nga pala kanina. Yung sa amin ni Benicio. Ano ba talaga nangyari? Naaksidente si Jeremy habang naglalaro ng basketball. Excuse me. Hello? Oh. Hindi pa ako makaka-uwi dyan. Okay lang. Tumawag lang naman ako para i-follow up yung technical report mo. Iniwan mo ba sa secretary mo? Ano ka ba naman, Nicole? Nasa ospital lang anak ko. Nauna mo pa kumustahin ang trabaho ko kaysa sa anak ko. Adrian, kailangan ko na yun ngayon. Alam mo naman na may meeting ako with the Japanese supplier tomorrow eh. Pwede ba reschedule mo lang natin yan? Of course not! Hindi ako nagkulang ng pagpapaalala sa'yo at alam mo namang aalis sa mga hapon bukas. Huwag mo akong pagtaasan ng boses. Alam kong importante yan. Kaya lang wala akong magawa ngayon dahil nasa ospital nga ako.
Are you okay? Honestly, I'm not. Magkakaproblema kami ni Nicole. Normal lang naman sa mag-asawa magkaproblema. Sa amin, parang abnormal na eh. Nagdalas na kasi. Hindi ko alam kung ba't sinasabi ko nga sa'yo ito eh. Kung okay lang sa'yo, pwede naman ako makinig eh. I'm sure kayo ni Benicio, hindi kayo nagkakaproblema. Well, you seem to be very happy. Bakit mo naman nasabi? Jennifer! Kaya ba tayo mag-usap? Ano ba? Kinabali siya? Dito ba yung matutulog? Ewan ko, bakit hindi ikaw magtanong? Ah, ayaw mo talaga siyang paalisin para magkasama kayo, no? Benicio, wala sa lugar yung pagsiselos mo eh. Hindi ka dito matutulog, uuwi ka. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, bahala ka. Pero hindi ko iiwan ang anak ko dito mag-isa. Adrian, dito ka ba matutulog? Maraming mga hotel ang malapit dito. Naisip ko lang sana baka pwedeng dito alam muna ako matulog sa kwarto ni Jeremy. Hey, hindi ko iiwan ang anak ko. Doon ka sa sofa, dito ako sa kama ni Jeremy. Ano, parehong dito kayo matutulog? Oo. May problema ba? Ako na lang aalis. Siguro naman may malapit na hotel dito. Hindi. Nag-gastos ka pa. Dito ka na lang. Excuse me. Benicio! Benicio, sandali, mag-usap tayo. Alam kong hindi naging madali para sa atin itong mga nagdaang araw, Benicio. Pero wag mo na itong palakihin pa. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Ayoko na dito yung lalaking yan. Alam ko. Pero gusto ko ibigay sa kanya itong karapatan na ito sa bata. Kahit ito lang. Benicio, huwag na natin palakihan ng mga bagay-bagay. Mag-asawa na tayo. At kahit hindi ako pabor sa mga ginawa mo, wala tayong ibang pwedeng gawin yan kundi maging matatag na lang para kay Jeremy. Nakikiusap ako sa iyo ngayon, Benicio. Kung ayaw mo nang maulit yung nangyari ngayon, iwanan mo yung illegal na ginagawa mo. Mangako ka sa akin, Benicio. Mangako ka. Mangako. Adrian, kami na lang ang uwi. Dito ka na lang matulog. Tawagan mo na lang ako kung ano man ang mangyari, ha? Salamat. Thank you.
Buti pa ang mama at daddy mo. Masaya sila. Siguro kung sa akin ka lumaki, baka hindi ka naging ganun kasaya. Things are not okay with me and Nicole. Things are not the way they used to be. Daddy? Jeremy, nandito na ang daddy. Saan po si daddy? Si daddy Adrian to. Hindi mo na ba ako kilala? Tito Adrian? Kilala ko po kayo. Jennifer lang siguro pinakasalan ng anak ko. Hindi magiging ganito ang buhay niya. Magiging masaya siya dahil si Jennifer ang totoong mahal niya. Huli na ang pagsisisi niyo. Kasal na ako sa anak niyo. Asawa ko na siya. Hindi niyo na mababago yon. Kung isinusukan niyo ako, lumayas na lang kayo sa pamamahay ko. Tama! Para mabawasan na rin ang mga pinalalamon ko dito. It will never happen again. I promise, huh? It will never happen again. It will never happen again. I promise that. Atom. Kuya, kailangan mo na umuwi. Nagkakagulo na dito. Ha? Anong gulo? Bakit? Nag-away si nanay at ate Nicole. Na umalis ni nanay. Sige, uwi na ako. Jennifer? Vinicio, Jennifer, uwi muna ako. Ha? Bakit? May kailangan lang ako sa gusto niyo sa bahay. Babalik na lang ako mamaya. Vinicio. Sige. Salamat, Adrian. Salamat din. Jeremy. Ibu na ito dito, ha? Salamat. Balik ako. Ano na ako? May bisita kayo.